My name is Lorianne. Welcome po sa channel ko. Ayan. And today, ang topic po natin ay kung paano mag-sign up sa home tax gamit ang inyong mga cellphone number. Make sure lang po na ang cellphone ay sa inyo nakapangalan dahil kinakailangan po na i-verify ang inyong pagkatao. Iyon po ang part 1. At ang part 2 ay kung paano po kayo makakapag-apply ng tax reduction refund gamit ang application ng home tax. Kasi ang dami pong nagtatanong na wala naman silang desktop, nahihirapan sila. So, ito po yung paraan na nakikita ko na para makatulong sa inyo sa pag-a-apply ng tax reduction refund gamit ang application ng home tax. So, wag na po natin patagalin. Panoorin nyo na ang aking tutorial. Let's go! So, ayan. Nandito na po tayo sa aking cellphone ulit. At atin na pong simulan kung paano ba mag-sign up gamit ang inyong mga cellphone dito sa website ng National Tax Office, ang tinatawag nating home tax. Ayan po. Pindutin po natin ang application. Hintayin lang po natin siya. And then, dito sa taas, makikita nyo login. I-click po yung login. Tapos, dito sa baba, makikita nyo Wewon Kaip. I-click po natin yan. Tapos, checkan po natin. Yan, Dongiham. Yan siya. And then, dito sa baba, Gain Chumin Dongrok Pono Wewon Kaip. Ayan siya. Tapos dito, kinakailangan po natin na i-verify ang ating sarili. So, alin po ang gagamitin yung verification? Kung kayo po ay merong cellphone, pwede po sa cellphone. Kung kayo may credit card, pwede din po ang credit card. Kung kayo po ay may internet banking sa cellphone ninyo, pwede din po ito. So, ngayon, ang ituturo ko po sa inyo ay ang paggamit ng cellphone. So, i-click po natin, ayude, chona, injong. Huwag niyo po munang kalimutan ilagay ang inyong pangalan dito. Kung ano po yung nakasulat sa inyong ARC, huwag po kayong magkakamali. Ayan siya. Tapos yung inyong ARC number. Ayan. And then, i-click natin yung value. Tapos dito, i-click po natin ang Yude Chona Injong, yung cellphone po. So dito, pipiliin ninyo kung ang inyong linya ba ay SKT, KT, LGU Plus, or yung tinitawag nating Altel phone. Ayan siya. Ayan. So, may nagpadala po ng ng verification number sa inyo. Yun po ay kinakailangan ninyong ilagay dyan. Ayan siya. Hintayin lang natin para mailagay natin dito. Wait lang po. Ayan siya. So, pagkalagay ninyo, i-click nyo po yung Injong. And then, ayan na po siya. Ngayon, gagawa na po tayo ng ID. Kung ano po yung ID na gusto ninyong gamitin. Yun po yung ilalagay natin na ID. Tapos, i-click po natin yung Chungbok Hakin. Ayan siya. So, imi sayong yung imnida. Ibig sabihin, hindi po po pwede gamitin yung ID na nilagay ko dahil may gumagamit na. Ayan siya. Ayan. So, sayong kanang hamnida. Ibig sabihin, okay. Tapos dito, yung password po. Ayan. Ang password, ilagay po natin. Tapos, ang password kinakailangan ay from 9 to 15. Din po siya. Characters, number, big, small letter. Ganun po. Hack in. Tapos dito, yung inyong cellphone number. T-
Tapos email. Yung email address po, kailangan din po siya. Ayan, ilagay po natin yung email. Ayan, tapos valyo. We want kaipi valyo deyo isumnita. Ibig sabihin, nakapag sign up na po kayo. Ayan siya. So, magla-login na po tayo. Ayan, testingin po natin mag-login gamit ang ID. Tapos yung password. Ayan. And then, login. Ayan na siya. Nakalagin na tayo. So, po pwede nyo na pong gawin yung mga gusto nyong gawin dito sa home tax. So, ganun lang po siya kadali. Sana may natutunan kayo. Marami pong salamat. So, hello po guys. So, nandito tayo ngayon sa aking cellphone. Ayan. Atin pong gagamitin ang home tax application para sa pag-apply ng tax reduction refund. So, pindutin po natin ang application. Ayan. I-click po natin ang login. And then, i-type po natin ang ating ID. Make sure na hindi po kayo magkakamali. Ayan siya. And then, ang password, hanggang 5 beses lang po kayo magkamali. Pag kayo ay nagkamali, pwede po kayong ma-block. Ayan siya. So, make sure na tama po siya talaga. And then, valyo. Login. So, dito, i-click po natin ang Shingo Nambu. Pagkatapos niyan, hanapin nyo po yung Chonghap Sodokse. Tapos, scroll up nyo lang po siya. Hanapin nyo po yung Chonghap Sodokse Kollo Sodokcha Gyeongjong Chonggu. Ayan. Click nyo siya. Tapos, dito, Dagi. Tapos dito, i-click nyo po yung Chohe. Ayan siya. I-down nyo yung inyong 2019 and then taem idong. Kapag ka po ito ay may iba pang taon, lalabas po yan. Pero kasi ang pwede lang ma-process sa ngayon ay ang 2019. Kaya 2019 lang po yung lumabas. Ayan siya. And then daem idong. Hack in. Tapos, dito po, daem idong ulit. Hack in. Dito, kinakailangan nyo pong i-click yung Chohe. Singyo ka, imryo kasen nika. Hack in. Ayan siya. Dito, kinakailangan nyo pong sa ne, wekuk in. Ang ne kuk in, ibig sabihin po ay Korean. Ang wekuk in, ang ibig pong sabihin ay foreigner. So, kinakailangan natin gawing blue ang wekukin. Tapos, yung cellphone number, ayan siya, kinakailangan natin ilagay ang cellphone number dahil importante po yan. Huwag po kayong magkakamali. Ayan siya. Pagkatapos ilagay ang cellphone number, yung may asterisk na red na yan, yan po ay importante at required. So, hindi nyo pwedeng patlangan yung chuso, chicho, nabuno, po pwedeng pareho lang po iyan ng inyong cellphone number. Wala pong problema doon. Ayan siya. Tapos, yung email is optional. Kayo po ang bahala kung gusto ninyong lagyan or hindi. Tapos, chojang hu taem. And then, hack in. So, iyan po ang lalabas. So, sa loob ng isang taon, nakikita nitong number 21. Ang isang taon nakita nyo po ay 33,144,921.
kinakailangan nyo po yung tandaan dahil yan po ay gagamitin natin mamaya. Ipapakita ko sa inyo. Tapos dito, itaas nyo siya sa e-camion. I-click nyo po iyan. Tapos scroll up nyo lang po ulit siya. Makikita nyo po itong number 54. Click nyo po yung kesangi. And then, hack in. Ayan siya. So dito, makikita ninyo, chongsokiyop, chiyop, chongyon, kamyon, desang, chonggupyoek, 90%, kushipuro, ayan siya. Dito nyo po ilalagay yung inyong sweldo sa loob ng isang taon. Yung sinabi ko sa inyo na kinakailangan po na ninyong tandaan. Ayan siya. Ganon. And then, scroll up nyo po siya. Chongyong. Iyan po. I-click nyo siya. Tapos, yan po yung lumalabas. Nambuhan kamek. Dito ninyo makikita sa nambu huan seek kung magkano ba ang marerefund ninyo kung kayo ay meron man. So dito makikita ninyo ang nakalagay ay minus 895,956. So ibig sabihin iyan po ang inyong marerefund na account. Tapos dito sa pinakababa, Juan Gup Baden Keja. Ito po ang ibig sabihin, kinakailangan nyo pong isulat, ang i-insert, i-input ang account kung saan papasok ang inyong refund. Ayan, Woori Bank. And then ilagay ko lang po ang bank account. Ayan siya. And then, Shingoso Chaksong Walio. Ayan siya. I-click natin. And then, okay. And then, hack in. Tapos dito, hack in ulit. Tapos daom, hack in. Tapos iyan po ang lalabas. So dito, Kyongjong Chonggu Iyunun. I-click nyo lang po siya. Tapos hanapin natin ang... Hanapin ko, ayan. Seek kamyong chongsokiyop, chiyop, chongyone, dehan, sodok se kamyon. I-click nyo po yan. And then, scroll up nyo lang po siya ulit. Medyo mahaba. Shingoso chaksong walio. Ayan po siya. And then, hack in. Tapos dito, scroll up nyo lang po ulit siya. Yung bank nyo po, i-double check nyo po kung tama. Kung mali, i-click nyo lang yung ichon. Ayan siya, Shingoso Chechul. And then, hack in. Tapos, scroll up nyo lang po ulit siya. Ayan. Chikchop hakin hayo sumnida. Shingo neyong itong. Ayan. Tapos, ayan po iyan. I-click nyo po yung chohe hagi para makita ninyo yung inyong in-apply. Tapos, hack in. Tapos, ayan po yung inyong in-apply ngayon. I-click nyo po yung chopsojong bugi. Ayan siya. So, iyan po ang lalabas sa inyong account. Yung pinaka-resibo, chopsojong. So, sabi dito, 914,000 ang marerefund. So, iyan po ay hindi ko ma-assure na iyan talaga yung pwede ninyong marapan. Pwede mas malaki dyan, pwede mas bababa kasi baka may ibang way din po sila ng pagkukwenta. Ang importante, alam ninyo na may marerefund kayo bago kayo sumukod sa NTS office. Ayan po siya. Maraming salamat po. At dyan na po nagtatapos ang ating tutorial kung paano mag-sign up gamit ang inyong mga cellphone number plus kung paano po mag-apply ng tax reduction refund gamit naman ang inyong mga application sa cellphone. Sana po ay natutunan at sana po ay
may naitulong ako sa inyo kahit na konti lang. Ayan po, maraming salamat po sa walang sawa ninyong pananood ng aking video. At syempre, huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe, i-like, at i-share ang mga videos na ina-upload ko sa aking YouTube channel. And syempre, kung may request po kayo na topic po, pwede din po kayo mag-comment at mag-send ng message sa aking Facebook page. Iwasan niyo pong mag-message sa aking personal Facebook dahil natatabunan po lagi ang mga messages dahil sa dami ng, alam niyo na, nagsasend ng message at message request. Ayan, so, again, thank you for watching. This is Lloydy. See you po sa susunod kong vlog. Bye-bye! Edit, edit na!